Hello, hello, mga palangga! It is Kati Ilonga here, and welcome back to my channel! Sa mga bago pa lamang sa channel na ito, please hit like, subscribe, at ring the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Ito po ang ating mga alagang makopa. Sa hiligay nun, sa Ilonggo, Tambis. Siya po yung nagbibigay ng shade sa aking mga alagang mayanas. Kaya hindi sila masyadong na susunog sa mas matinding sikat ng araw kasi andyan yung aking makopa. Itinanim ko yan noong 7 years ago. Yan. Harvest po muna tayo. Ang kagandahan po na itong aking makopa ay hindi siya masyadong mataas, kaya ma-easier lang po ang ating pag-harvest. Ayan, at fresh na fresh. Kung gusto nyong kumain lang, kuha lang at pwede na ang kainin. O, diba? Ayan, tikman nyo ang aking makopa. Ayan, oh, diba? Ang dami pong bunga. Favorite po yan, aking baby girl na si Ella. Oh, ayan, yung aking mga vertical pots ng mayana. Ayan po siya, dami pong bunga. Yun, kahit ganyan po yung kulay, hindi masyadong red, ay pwede na pong kainin yan. Fresh na fresh po. Kung gusto lang kumain, mamitas lang po. Ayan, may pang merienda na kami. At organic po itong aking pananim. Wala po siyang spray or kahit ano na pesticides. Organic lang po talaga. Ayan po, sa area na yan, hindi po na po ako naglagay ng net. Kasi meron na pang shade si makopa para sa aking mga mayanas. Actually, yung area na ito, mas maganda yung tubo ng mayana kasi hindi siya masyadong naiinitan, lalo na ngayong summer, grabe yung init, minsan nasa sunburn din yung ating mga mayana. Good thing lang po ay meron tayong puno ng makopa na mag-shade po sa ating mga mayana. Alam niyo ba na marami ding health benefits ang makopa? Yes, tama po. Lalong-lalo na ngayong summer, ang makopa ay kailangan natin kainin dahil isa po ito sa mga prutas na nag-hydrate sa ating katawan. At sila din po ay nagbo-boost ng ating metabolism. Nakakaiwas din po tayo sa constipation pag kumakain tayo ng makopa. Nakakaiwas din po ito sa stroke. At higit sa lahat, ngayong maraming COVID cases, ang makopa po ay mainam na nagpapaboost ng ating immune system. Kaya mahalaga din po na kumain tayo ng makopa. At nag-heal din po ito sa ating mga muscle cramps. O, diba? Kasi pag palagi tayong nagtatanim, minsan nagkaka-muscle cramps tayo. So, mainam po itong makopa sa mga muscle cramps. O, diba? Hindi lang siya masarap, marami din siyang mga health benefits. At lalo na sa akin, ang mas nagbe-benefit yung aking mga mayana sa aking makopa. Dahil, actually yung mga bunga ng makopa na hindi namin maubos o yung nahuhulog, ay ginagawa ko din pong compost para sa aking mga mayana. Ginagawa ko po silang pampataba. Ginagawa ko po yung mga makopa na fermented fruit juice na organic fertilizer.
or minsan di sinasama ko sa aking potting mix o sa lupa para maidagdag sa compost. Ayan po yung aking mga mayanas na sa ilalim ng makopa. Mas maganda ang kulay. Ayan po, lalagay na natin sa aming cute na tambayan. O, diba? Ito yung aking pahingaan pag natapos ng aking pag-garden. Ito po yung sa likod ng bahay lang namin. O, diba? Resort feels. O, kain na tayo ng ating na-harvest. Pili ako ng hindi masyadong hinog. Ayan. O, kain tayo. Sige, kuha lang po kayo dyan. Libre po yan. Ayan, habang nagpapahinga, ayan din yung mga mayanas ko dyan. Ayan, at ang ganda ng view. Actually, fish pond po yan. Minsan, namimingwit din kami. O, dyan lang. Sa likod ng aming bahay. O, tambayan namin yan. Ayan, di ba? Walang uod yan. Fresh na fresh ang aking makopa. Tamang ang sinasabi nilang pag may itinanim ay may kakainin. O, itinanim ko yan 7 years ago. After 2 years, namunga na po siya. Kasi ano siya, marcoted siya nung nabili ko. So, maliit pa lang siya ay may bunga na siya talaga. Mula noon, after nung 2 years ago, every year po, namumunga po talaga siya. Ayan, diba? Sarap naman at ang tamis. Sinong hihingi, libre lang yan. Makuha na kayo. Ayan. Sana na-enjoy na naman itong aking videos. At sana ay patuloy nyo pa rin pong panoorin at tangkilikin ang aking mga videos. Ingat po kayo lagi at huwag kalilimutang magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang kanyang ipinagkaloob. Bye-bye!